Kumusta po kayo mga kabayan? This video will be in Tagalog. If you are a foreign national, don't worry, we will upload an English version of this. Kung kayo po ay pauwi o nagbabalak umuwi ng Pilipinas, click the subscribe button po at ang notification bell para updated po kayo sa pabago-bagong mga protocol sa Pilipinas. Maraming salamat po ulit sa mga walang sawang pumipindot ng like button at nagbibigay ng mga comments at sa mga nagtitiwala sa pagsagot namin sa inyong mga katanungan. Ang mga impormasyon po dito ay galing mismo sa IATF at ng inyong airlines tulad ng Philippine Airlines at iba pa. Mga kasagutan na galing mismo sa OWA, Administrator at sa Polo. At nitong nakaraan, marami po ang mga nag-positive sa quarantine hotel. May sagot po ang IATF at DOH ano ang gagawin pag nag-positive, ano ang isolation protocol. At para po sa mga hindi bakunado, importante pong malaman ang no vaccine, no ride policy na pulisiya ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang inyo pong mga tanong ay ginagamit namin para po makagawa ng video na mas maiksi pero madaling maintindihan at kompleto pa rin po. And most importantly ay maiintindihan ng ating mga domestic helpers na kababayan. So para po ang video na ito ay mas madaling maintindihan ng lahat, bago po tayo magsimula ay kung maaari po sana ay kumuha ng papel at lapis o ballpen. Ituturo po namin sa inyo ano ang dapat ninyong isulat para alam po ninyo ang inyong eksaktong protocol. Dahil kayo po ay galing sa iba't ibang bansa, sasakay ng iba't ibang airlines, maraming mga may transit at iba pa. So gagawin po namin ang aming parte pero gagawin din po ninyo ang inyong parte. Okay, simula po sa January 16, ito po ang protocol para sa mga uuwi ng Pilipinas. Step 1, RT-PCR. Pakinggan po natin ang anunsyo ng IATF. International arriving passengers shall be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Okay po, lahat po ay required, 4 years old and above. 3 years old at pababa, exempted po. So, Filipino o hindi, required po. Bakunado o hindi, required po. Galing man ng green, yellow o red, required po. Para po malaman anong araw o oras kayo dapat magpa-swab test sa inyong papel, mag-drawing ng tatlong bilog. Sa huling bilog, ilagay ang inyong departure date at time. Ito po ay departure sa inyong bansang pinagmulan. Hindi po kasama ang transit flight sa ibang bansa. Ito po ay palaging ang petsa at oras ng huling flight paalis ng bansang kinaroroonan ninyo. Ibig sabihin kung may domestic flight kayo, halimbawa Jeddah to Riyadh to Manila, ang basihan po ay Riyadh. Dahil sa Riyadh po kayo lalabas ng bansang Saudi Arabia at hindi sa Jeddah. Hindi rin po kasama ang transit nyo sa Dubai. Okay, so isulat ang departure date at time sa huling bilog. Sa example natin po ay January 29 at 9 PM. At isulat ang dalawang araw bago ang flight. So January 28 at January 27. Sa January 27 ng alas 9 ng gabi, magsisimula na po ang bilang ng oras na pwede na kayong magpa-swab. Ngayon, tanong, paano kung sarado na sa gabi ang testing site? Sagot, sa kinabukasan po kayo magpapa-swab. So pwede po bang January 28? Yes po. Kaya lang, pakitanong po ang magsuswab kung lalabas ang resulta bago ang flight ninyo. Huling tanong, paano kung January 27 ng umaga kayo nagpaswab o tanghali? Sagot po, hindi po pwede yan. Invalid po yan. Hindi na po kasi yan pasok sa 48 hours. 9 PM onwards lang po sa example na ito dahil nakabase po ito sa oras ng inyong paglipad or departure. Paano kung matagal ang paglabas ng resulta? Sagot, malaking problema nga po yan, kaya lang ang airlines hindi po talaga kayo pasasakayin pag hindi tama at kompleto ang requirements, unfortunately. So mag-aanap po tayo ng RT-PCR testing site na mabilis. Step 2, One Health Pass. Tulad po ng RT-PCR, lahat po ng pasahero required po. Kahit po bata o matanda, kahit po sanggol, isang pasahero, isang rehistrasyon, isang QR code. Ang phone number at email, pwedeng isa lang ang gamitin para sa buong pamilya. Pwede nyo rin pong itong ipagawa sa inyong mga kamag-anak. Okay, so Filipino o hindi, required po. Bakunado o hindi, required po. Galing man ng green, yellow o red, required po. Okay, so sa inyong papel, pakisulat na po, one health pass is required.
Ngayon, mayroon po kaming tutorial paano mag-fill up ng online form saka kung kailan kayo dapat mag-register. Ilalagay po namin sa description at comment section. Step 3, airport requirement. Unahin natin yung requirement ng airport na inyong lalapagan. So, alam naman na po ninyo saan kayo lalapag pero dapat informed din po kayo sa requirement ng ibang airport dahil po marami ang nadadivert o nariri-route dahil sa travel cap limit sa Maynila. So, sa halip na i-cancel ang biyahe, dinadivert na lang po ito sa ibang airport para matuloy pa rin po ang inyong biyahe. Okay, so sa mga lalapag ng Maynila, Cebu, Lawag, Bohol, lahat ng pasahero, one health pass lang po ang kailangan ninyo. Subalit sa mga lalapag ng Clark, bukod sa one health pass, isulat po sa papel kung OFW, Red Cross, or Dash Lab. Iisa lang po yan. Kung non-OFW naman po kayo, isulat ang Padlab. Sa mga lalapag ng Subic, bukod sa one health pass, isulat po sa inyong papel Red Cross ECIF. Sa mga lalapag ng Davao, bukod sa One Health Pass, isulat po sa papel Safe Davao QR. Lahat po ng link ay nasa description box at ilalagay din po namin sa comment section. Okay, pumunta po tayo sa mga may international transit. Ang transit po ang ibig sabihin ay stopover or connecting flight. So kung may transit po kayo, lahat ng bansang tatransitan ninyo, kailangan sundin po ninyo ang patakaran. So palagi po ninyong i-check ang requirements ng mga bansa na yan na inyong dadaanan. As of today, dahil 48 hours ang requirements sa Pilipinas, then pasok po ito sa requirements ng karamihan ng transit country, pati na rin po yung mga pinakamahigpit na transit country tulad ng Kuwait, Hong Kong at Singapore. Pero don't worry po, pasok po yung 48 hours RT-PCR nyo sa requirement nila. Yung iba po ay hindi naghahanap tulad ng Dubai at Doha. At yung iba naman ay 72 hours tulad ng Malaysia at Thailand. So kung 72 hours ang requirement nila, mas lalo pong pasok na pasok yung 48 hours RT-PCR na dadalhin ninyo. Okay, pero paalala po sa mga may transit sa Taiwan, hindi pa rin po pwedeng mag-transit sa Taiwan. Sa mga may transit sa Malaysia, hindi po pwedeng dumipat ng airport. Example, Kuala Lumpur Terminal 1 to Terminal 2, bawal po yan, mahuhold po kayo doon. Sa mga may transit ng Thailand, lalo na po mga sumasakay ng Qatar Airways galing sa Europa, yung ibang pasahero po nagre-reklamo, yung mga nasa check-in counter hinahanapan ng transit visa, hindi pinasakay. Yung iba po walang travel health insurance sa Thailand, hindi po nakasakay. Make sure po natawagan ng inyong mga airlines or travel agency para alam po ninyo lahat ng kailangan nyong i-prepare. Step 4, airline requirement. So as of this time, Philippine Airlines, Emirates, ANA, Kuwait Airways, Etihad, Oman Air, Gulf Air, Asiana Airlines, and United Airlines, wala pong additional requirements. Pero kailangan po ninyong i-check palagi dahil pwede po itong magbago. Okay, yung ibang airlines naghahanap ng Red Cross ECIF kahit Maynila ang lapag. Di ba po one health pass lang sa Maynila? Bakit nanghihingi ng Red Cross ECIF yung ibang airlines? Sagot, hindi po kasi sila updated sa protocol dahil pabago-bago ito. So sa kasamaang palad, kailangan po ninyong sumunod sa kung ano man po yung nakasulat sa guideline nila dahil kung wala ito, hindi po kayo nila pasasakayin. Napakalaking abala kapag hindi kayo nakasakay, so gawin na lang po, hindi naman sobrang mahirap. Okay, makinig po mga pasahero ng Saudi Airlines at Turkish Airlines, kahit saan pong airport kayo lalapag, isulat po sa inyong papel magrehistro sa Red Cross ECIF. Okay, next, sino po dito yung mga pasahero ng KLM? Kung sasakay kayo ng KLM, isulat po sa papel Red Cross ECIF. Sa mga land-based na OFW po, kung sasakay ng Japan Airlines, isulat po sa papel Red Cross ECIF. Okay, next po, sino po dito yung mga non-OFWs po? Para sa mga non-OFWs, sasakay po ba kayo ng isa sa mga eroplanong ito? Cathay Pacific, Cebu Pacific, KLM, Japan Airlines, Qatar Airways, isulat po sa inyong papel, mag-register sa Padlab. Tanong, para saan po ang Padlab? So kung kayo po ay non-OFW, pwede kayong mag-pre-register sa Padlab para sa swab test nyo sa Pilipinas. Paano po yung bayad? Pagdating po ninyo ng airport ng Pilipinas, pwede nyo pong doon bayaran. Kung Philippine Airlines naman po kayo, meron pa po kayong isang option, ang kumpanyang Detoxicare. Okay, next, sino po dito ang mga seaman, mga marino? Kung kayo po ay sasakay ng Japan Airlines or Qatar Airways, isulat sa papel register in first aid. Yung mga domestic helper po na nagtatanong ng first aid, ang domestic helper po ay land-based. Hindi po kayo sea-based, so hindi nyo po ito kailangan.
Okay, next, lahat, ulitin ko po, lahat ng pasahero, isulat sa papel, download and install the Trace app. Mandatory po ito ayon sa guideline ng lahat ng inyong airlines. Meron po kaming tutorial ng Trace app. Step 5, check-in. Pagdating po ninyo sa check-in, hahanapin lahat ng required na documents. Bakit mahigpit po yung ibang airlines at hindi nagpapasakay ng pasahero na hindi kompleto ang dokumento? Kasi po, pinagmumulta po sila ng Pilipinas. At yung mga airlines, pag nakarating ang pasahero na hindi kompleto ang dokumento at hindi pala allowed pumasok. Okay. So, One Health Pass, QR Code, Trace App, at kung required ang Red Cross at Padlab, hahanapin din po yan. Napaka-importante po, 48 hours RT-PCR test sa lahat except mga 3 years old and below. Now, sa mga non-OFW at foreign national, hahanapin ang confirmed hotel booking. Pakinggan po natin ang Philippine Airlines at OWA para malinaw po ang detalye. If you are a non-OFW, first of all, before leaving your point of departure, your point of origin, for example, if you're coming from the United States, the Middle East, or various parts of the globe, prior to arriving in the Philippines, first of all, you must have a confirmed hotel reservation in a quarantine hotel that is accredited by the Philippine government. You must do all of these even before taking your flight to Manila. For OFWs, if you are a land-based OFW, it is the Overseas Workers Welfare Administration which will shoulder your quarantine. And if you are a sea-based OFW, it will be the Marina or the Maritime Industry Authority. Sa quarantine accommodation na nila, ay sagot pa rin po ba ng pamahalaan, attorney? Yes, yan ang kasino na ipinag-utos ng ating mahal na Pangulo simulat sa pool noong March 2020, noong nagkaroon na ng national emergency sa patungkol sa pandemya. Ulitin po natin, isulat na po sa papel, OFW, hindi kailangan mag-book ng hotel. Ito naman po ang guide para sa mga non-OFW at foreign nationals. Kung kayo ay fully vaccinated, syempre po hahanapin ang inyong vaccination certificate. Para sa mga galing ng green country, fully vaccinated, no quarantine po kayo. Ang ipapakita lang sa check-in ay vaccination certificate. Now, yellow country, fully vaccinated, magpapakita ng confirmed hotel booking for 6 days or 5 nights. Red country, confirmed hotel booking for 8 days or 7 nights. Kung hindi kompleto ang inyong bakuna o walang bakuna o may bakuna pero hindi in-honor ng BOQ or Bureau of Quarantine ang vaccination document ninyo, ito po ang inyong guide. Green country, magpapakita ng confirmed hotel booking for 6 days or 5 nights. Yellow country, 8 days or 7 nights. Red country, 10 days or 5 nights or 9 nights. Sa check-in, may mga airline staff na mahigpit tulad ng Emirates at i-check nila ang date of EHDC submission. So kung flight ninyo halimbawa ay January 29, ang date of EHDC submission dapat minus isang araw o kaya naman araw mismo ng flight. Next, para sa mga may transit po, napaka-importante po alamin ang requirement ng bansang tatransitan. Iwasan kung maaari ang transit sa Malaysia at Thailand. Kung may transit kayo dito, kailangan po ninyong tawagan ng airlines o ang travel agency ninyo at alamin po ang kumpletong requirement. Next, mga dokumento sa pagbibiyahe. Una, ang pasaporte, pinaka-okay kung valid po ito ng 6 months pataas. Sa mga Filipino, kung direct flight po kayo at for good na kayo sa Pilipinas, usually tinatanggap po yan kahit less than 6 months. Ang problema lang, minsan kapag may transit, yung mga airline staff, pag hindi nila sigurado ang gagawin nila sa inyo, ang ginagawa nila, hindi na lang kayo pasasakayin. So, mas okay pumunta ng embahada, alamin kung pwedeng ma-extend o ma-renew yung pasaporte po ninyo. Next, documented OFWs. May mga airline po na nag-aanap ng patunay kung OFW nga ba kayo. Ulitin ko po, may mga airline na pwede itong hanapin tulad ng Emirates. Pwedeng hindi. So kung hanapin, mabuti pong prepared tayo. Kapag hindi hinanap, wala naman pong nawala sa atin. Ayon po sa Emirates website, ito po ang pwede ninyong dalhing patunay. So alin po ba dyan ang meron kayo? Isulat na po sa papel para hindi nyo makalimutang dalhin.
Kung kayo po ay undocumented OFW, mga nawalan ng trabaho, mga tapos ng kontrata, kayo ay OFW pa rin po. Dalhin lamang ang mga lumang dokumento ng pagiging OFW. Kung walang validated contract ng Polo or POEA tulad ng mga direct hire, makipag-ugnayan po sa Polo para malaman po ang proseso na inyong dapat gawin. Kung kayo ay balikbayan or former Filipino, citizen na kayo ng ibang bansa or dual citizen, apart from your foreign passport, please bring a birth certificate or a valid or old, even your expired Philippine passport. Bakit po? Dahil hindi po kayo pasasakayin ng walang patunay na kayo ay may dugong Pilipino. Dahil sa ngayon po, ang foreigners ay hindi pa po allowed pumasok ng Pilipinas nang walang visa. So kung former Filipino kayo or dual citizen, you have to prove your Filipino roots. Now, if you do not have these documents, bring your identification certificate or your recognition certificate or your retention or reacquisition certificate. For your foreign national spouses or children, if they are traveling with you, if they are a national of visa-free country based on EO 408 like the USA, the UK, Australia, and 154 more countries, the link is in the description box, they can enter the Philippines and avail of the Balikbayan privilege. To prove their affiliation with you, they must present a birth certificate for your child, or a marriage contract for your spouse. If it's not in English, then the document must be translated into English, and this translation must be notarized. If the documents are issued by a foreign government, it has to be authenticated. You need an apostille for this. Now, even if they are traveling with you, but they are not nationals of any EO 408 country, they need a visa. And to be always safe, bring their birth certificate or your marriage contract to prove their relation with you. Now, if your foreign national spouse or children will not travel with you, even if they are a national of visa-free country based on EO 408, they will only be allowed if they have a valid and existing visa. Then, they also need to bring the proof of filiation, birth cert or marriage contract, if not in English, should be translated and notarized and authenticated if issued by a foreign government. All other foreign nationals not legally affiliated with a Filipino citizen, you can only enter if you have a valid and existing visa. Foreign tourist po, unfortunately, still not allowed. Pakinggan po natin ang IATF. No po. Ang tourism purposes natin is not yet. We have not yet allowed that. If you would remember, nung December sana, papayagan na sana po natin yung tourism related travel into the Philippines by international tourists coming from green list countries. Mm-hmm. But that was suspended. Then, exit requirement. Kailangan pong sumunod sa patakaran ng bansang pagmumula natin. For example, Saudi Arabia, kailangan ang tawakal na app at exit visa. Next, isulat sa papel, magdala ng face mask. Ang face shield po, mandatory lang kapag alert level 5. Sa ngayon po, tayo ay nasa alert level 3 lamang. At kapag alert level 3 lamang, voluntary lamang ang face shield. Okay, step 6, arrival at the airport. So, kung sinunod po ninyo ang mga registration, based na rin po sa mga umuwi nating kababayan, smooth po ang kanilang naging pag-alis dahil kompleto ang dokumento. So pagdating sa Pilipinas, maraming forms na fill upan, so magdala ng sariling ballpen. Pero bukod po doon, mabilis naman po ang magiging proseso. Now, sa inyong pagdating, kailangan po ninyong malaman ito. Ang unang airport na inyong lalapagan, kailangan nyo pong bumaba doon dahil doon po ang inyong magiging quarantine. Ito po ay kinumpirma ng Philippine Airlines. Ngayon, ang Emirates, hindi po sila sumasagot sa atin. So, kung kayo ay sasakay ng Emirates, kailangan nyo po silang tanungin. So, sa mga sasakay ng Philippine Airlines, ang inyong first point of entry, doon kayo magkukwarantina. Example po, Dubai to Davao to Manila, bababa po kayo ng Davao, magkukwarantine kayo doon. Pag negative na kayo, makakabalik na kayo ng Maynila. So, anong mangyayari sa inyong connecting flight? Kung kayo ay OFW, pagkatapos po ng quarantina, pwede kayong mag-avail ng OWA-OWIAN na program. Mayroon po silang mga chartered flight,
papunta sa inyong final destination, bayad po ng gobyerno yan. For non-OFWs, ang inyong flight to the final destination ay pwede nyo pong i-rebook ng walang bayad kahit po nakarating na kayo ng Pilipinas. So, pwede nyo po yung i-rebook sa petsa kung kailan matatapos ang inyong quarantine. Okay, sa inyong paglapag sa airport, minsan sa loob pa lang ng eroplano may Philippine Coast Guard na doon na magbibigay ng briefing. Minsan dadaling kayo sa room, depende na sa sitwasyon sa airport. Kaya hindi po kayo dapat mag-alala sa protocol, kung mahaba man o magbago man, ipapaliwanag ito sa inyo pagdating nyo at bibigyan po kayo ng mga instructions. Next po, may pila para sa mga OFWs and may pila para sa non-OFWs. Ang BOQ or Bureau of Quarantine ay i-validate ang inyong One Health Pass QR code at ang inyong vaccination certificate kung kayo ay bakunado. Kung mixed vaccine, tinatanggap po yan. Kung may booster, tinatanggap din po yan. Basta may dokumento. Ano po if walang vaccine? Hindi ba talaga makauwi sa Pinas? Pwede pa rin po kayong umuwi ng Pilipinas. Ang susundin po nating protocol ay para dun sa mga partially vaccinated at unvaccinated. Next, for non-OFWs lamang po, hindi pa kayo bayad sa hotel swab test, pwede pong magbayad sa airport. Mas okay nga lang po kung may dala kayong Philippine peso. Then, normal naman po yung mga sanay ng umuwi, mag-clear ng immigration, then mag-claim ng luggage, and then mag-clear ng customs. Next po, sa mga OFW, mayroon kayong free OWA bus or shuttle service papunta sa inyong free quarantine facility. Wala pa ng arrival, syempre mayroon silang pagkain na bibigyan natin sila dahil gutom sila mula sa flight, dadalhin sila sa hotel quarantine facility. For non-OFWs, you will board your pre-arranged or accredited transport service. Private service is not possible because they want to be sure that you will not go straight home kung hindi naman kayo galing sa green country na fully vaccinated. Ngayon, mayroon po sa airport na mabubook kayo na transport papuntang hotel. Here, they would check the confirmation of the passenger's hotel booking and assist the passenger for land transfer arrangements to his or her hotel. We also advise you, kung wala kayong Philippine SIM card, bumili na po sa airport, lalo kung walang wifi yung hotel ninyo. Pag-uwi nyo ng probinsya, yung iba kailangan nyo pong mag-register sa S-Pass, so gagamitin po ninyo yung Philippine SIM card. Kung wala kayong Philippine peso, magpapalit po kayo sa airport, lalo po kung hindi kayo satisfied sa pagkain sa hotel, etc. Okay, sa quarantine hotel na po kayo. Ang haba ng quarantine ay depende saan kayo galing, green or red or yellow, at kung fully vaccinated o hindi. Bago po yan, mahalagang pagbabago. Sa red country, wala na pong travel ban ang red country. The inbound international travel of all persons coming from or who have been to red list countries, jurisdictions, and territories within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines shall now be allowed. Okay, so pumunta po tayo sa green country protocol. Kung kayo ay fully vaccinated at ang vaccination document ay tinanggap ng BOQ during validation sa airport, wala na po kayong quarantine, diretso bahay at self-monitor na lang po ng 7 days. Kung hindi kompleto ang bakuna o walang bakuna o may bakuna pero hindi ma-verify ng BOQ or Bureau of Quarantine ang vaccination document, may quarantine po kayo. Day 1 ang araw ng paglapag sa airport. Kahit po gabi kayo dumating sa airport, yan po ang day 1 ninyo. Now, sa day 5 ay ang inyong swab test. Paglabas ng resulta at ito ay negative, pwede na pong umuwi at mag-self-monitor na lang hanggang day 7. Kasama sa bilang ang pagdating sa airport at ang tinapos na ninyong araw sa hotel. Pumunta po tayo sa yellow list. Kung kayo ay fully vaccinated at ang vaccination document ay tinanggap ng BOQ during validation sa airport, ito po ang inyong protocol. Day 1 ay ang pagdating sa airport. Kahit gabi yan, iyan po ang day 1. Sa day 5 ay mayroon kayong RT-PCR test. Kapag lumabas na ang resulta at negative, pwede na po kayong umuwi. At may home quarantine po until day 7. Ang simula ng bilang ay day 1 nung dumating sa airport, kasama sa bilang ang tinapos ng araw sa hotel.
Kung hindi kompleto ang bakuna o walang bakuna o may bakuna pero hindi ma-verify ng BOQ ang vaccination document, may quarantine po. Day 1 ang araw ng paglapag sa airport. Kahit po gabi dumating, yun ang day 1. Sa day 7 ay mayroon po kayong RT-PCR test. Pag lumabas na ang resulta at negative, pwede na pong umuwi at may home quarantine po until Day 14. Simula po ng bilang ay day 1 nung dumating sa airport, kasama sa bilang ang tinapos na ninyong araw sa hotel. Pumunta po tayo sa red list. Tulad ng sinabi ng IATF, lahat ay pwede nang umuwi kahit galing ng red list. Kung kayo ay fully vaccinated at ang vaccination document ay tinanggap ng BOQ during validation sa airport, ito po ang inyong protocol. Day 1 ay ang pagdating sa airport. Kahit gabi yan, iyan po ang day 1. Sa day 7 ay mayroon kayong RT-PCR test. Kapag lumabas na ang resulta at negative, pwede na po kayong umuwi at may home quarantine po until day 14. Ang simula ng bilang ay day 1 nung dumating sa airport at kasama sa bilang ang tinapos na ninyong araw sa hotel. Kung hindi kompleto ang bakuna o walang bakuna o may bakuna pero hindi ma-verify ng BOQ ang vaccination document, may quarantine po, day 1 ang araw ng paglapag sa airport kahit gabi pa. Sa day 7 ay mayroon kayong RT-PCR test. Pero kahit lumabas na ang resulta, mananatili po kayo sa mandatory hotel quarantine until day 10. Sa day 10 o pataas lamang po kayo papayagang lumabas ng quarantine pag negative na. Pag uwi po, may home quarantine until day 14. Ang simula ng bilang ay day 1 nung dumating sa airport at kasama sa bilang ang tinapos na sa hotel. Paano po yung may mga transit lang sa red country? Kung hindi po kayo lalabas ng airport ng red country or hindi lalagpas ng immigration at hindi matatatakan sa passport ng red country, then hindi po kayo ituturing na galing sa red country. Para po sa mga tanong bakit hindi kasama ang ating bansa sa green list, pakinggan po natin ang sagot ng Polo. Meron pong requirement or basihan na ginagawa ang ating gobyerno, ang DOH, para ma-classify ang isang bansa na green list. Usually, it's the incidence rate over the past 28 days per 100,000. So, may basihan naman po ito. Hindi po ang Polo, hindi po ang embassy, ang konsulato ang nakakapag-decide dito. Ang mga eksperto po ng DOH ang nagne-measure po nito. Okay, next. Habang kayo ay nasa quarantine para sa mga non-OFW po, bago ang inyong swab day, make sure po na may email confirmation kayo mula sa inyong swabber para i-acknowledge ang date at hotel kung saan nila kayo pupuntahan. Para sa mga OFWs po, pagdating ng inyong swab day, kung hindi dumadating yung swabber, tumawag po sa hotel reception ninyo para po i-follow up. Ngayon, pag na-swab na po kayo, pwede nyo pong i-monitor ang swab test result gamit ang One Health Pass. Mayroon pong track swab test na icon sa One Health Pass. Sa One Health Pass ay makikita rin po ninyo ang RT-PCR test result ninyo pag meron na. Kung negative po ito, tatawagan po ninyo ang hotel reception at sabihin sa kanila na negative na po kayo at gusto na ninyong umuwi. Ipaprint na rin po ninyo sa kanila yung BOQ certificate dahil kailangan nyo po yan pauwi ng bahay. Kung kayo po ay nag-positive, ito po ang bagong protocol ayon sa IATF at DOH. Wala tayong choice kung positive. Kung positive, we have protocols. Siyempre, we have to manage. No? Mga hotel na ginagamit na quarantine facilities ay pupwede na rin magamit bilang isolation facilities. Subject to specific protocols ng Bureau of Quarantine, Department of Health. Kasi yung dati nating protocols, naka-quarantine, no? Following the protocols for quarantining of international arriving passengers. Pero pag nag-positive, nililipat natin mula quarantine to a separate isolation facility. So with the meeting and the approval of the IATF, meron na po tayong panibagong resolution that allows quarantine hotels to also have isolation floors. Siyempre na naunawaan siguro ng ating mga kababayan na habang naka-positive pa sa RT-PCR, hindi naman po talaga natin pwedeng i-release yung mga yan. Ang isolation period para sa mga individual na may simptomas, asymptomatic at mild cases ay magiging 7 araw mula sa pagsimula ng simptomas para sa lahat ng fully vaccinated individuals.
Ang 10 araw ay pananatilihin para sa mga partially or unvaccinated at para sa may mga moderate symptoms regardless of their vaccination status. Okay, so fully vaccinated, may sintomas o wala, 7 days isolation po. Ang bilang ay simula sa araw na nag-positive po kayo. Kapag hindi bakunado, 10 days po. Ang bilang ay simula sa araw na nag-positive po kayo. Okay. Pag negative ang resulta, bago po kayo umuwi ng Pilipinas, dapat po ay nakausap na ninyo ang inyong LGU or local government unit o munisipyo, city hall o barangay kung ano po ang proseso sa inyong lugar at requirements. Iba-iba po kasi ito. Ang inyong RT-PCR sa hotel ay pwede nyong gamitin kapag hinanap. Ang inyong BOQ quarantine certificate ay dapat nasa inyo na rin po. Ang inyong vaccination certificate kailangan dalhin, lalo na po sa mga may domestic flight pa. Dahil po sa no vaccination, no ride policy ng DOTR na umiiral na po sa NCR at CLARC, ang Philippine Airlines at AirAsia domestic flight po hindi na kayo makakasakay kung hindi kayo bakunado. Ngayon, may mga probinsya na kailangan ang S-Pass. So kailangan nyo pong alamin kung anong probinsya ang nagre-require ng S-Pass at iba pang travel documents. Now, finally po, ready na kayong umuwi. For OFWs, ihahatid po kayo ng OWA sa inyong probinsya. Para na makauwi sa kanilang LGUs at may transportation doon by land through PITX kung taga Luzon at meron namang by air kung sila naman ay taga Visayas, Mindanao through NAIA 2. For non-OFWs, unfortunately, sagot po ninyo lahat ng gastos ninyo, but the important thing is that you arrived safely and healthy. Sa PITX, for bus passengers, o sa airport, for chartered flight passengers, bibigyan kayo ng final instructions. Then pagdating sa bahay, kumpletuhin ang self-monitoring or home quarantine na requirement ng IATF kung saan man kayong kategorya pasok. Okay po, dito po nang tatapos ang ating mahabang pag-uusap. Sana po ito ay nakatulong sa inyo kahit paano. If you have any questions, huwag pong mahiyang ilagay sa comment section. Kung hindi po ito agad masagot, panoorin pong muli ang video dahil kadalasan po ng mga katanungan ay nasagot na sa video. Habang naghihintay ng inyong biyahe, panoorin po ulit ang video dahil baka may nakalimutan po kayo. O di kaya ipapanood po ito sa mga tutulong sa inyong mag-register para po malaman nila ang dapat gawin. Please subscribe to our channel and like the video para makarating sa maraming kababayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Hiling namin ang matiwasay ninyong paglalakbay and see you on the next update. Ang ating DO ay lahat ng public transportation, mapa road, rail, maritime at saka aviation na bumabiyahe papunta, palabas at sa loob po ng National Capital Region. Nagpalabas na rin po ng suporta, ng manifestation of support ang ating mga stakeholders gaya ng Philippine Airlines at ng AirAsia sa polisiya ng DOTR sa no vaccination, no ride policy. Ang naniniwala po ang aviation sector na makakatulong ito sa pag-address ng lack of manpower. Kung inyo pong maririnig at nabalitaan sa mga nakaraang araw, nagkaroon po ng mga suspensions and cancellations ng flight dahil na nga po sa manpower problem dahil sa dami nang nagkaroon ng COVID, bukod pa po doon yung mga na-expose.